Magandang araw mga boss. Ito may bluetooth dito, bluetooth speaker. So iba to. Yan. Yan ang ano niya, brand TWS. Ngayon buksan natin to at tingnan natin yung battery niya sa loob. At kung pwede maaari, dagdagan natin yung battery. So, ibang klase ito nung unang binuksan ko. Same lang sila. So, tingnan natin yung battery. Buksan natin dito, baka pwede tayo dito maka-install, hindi na sa ano, sa box. Kita natin, baka pwede tayo dito makalagay ng battery. Pag hindi tayo pwede makalagay ng battery dito, dun tayo sa ano, sa malaki ito. Magbukas talaga tayo ng mga box. Ito, may ano dito, screw. Buksan natin. Pero tingnan muna natin dito, baka pwede tayo makalagay dito. Para hindi na ano, hindi na tayo magbubukas ng box. Same lang sila nung una, yung board nito. So ayan, pam rin ito eh. Ayan. So ayan. So tingnan natin yung battery. Saan kaya nilagay yung battery dito? Ah, isa lang. Yan. Yan ang battery niya. So isa lang. So pwede na tayo dito na tayo magano. Pwede tayo dito na tayo magkabit yan ang battery niya. Yan. So isa lang yung battery niya. So dito na lang tayo magkakabit. Yan. So hindi na tayo magbubukas ng box. Hindi tayo magbubukas. Kasi dito pwede na eh. Kasi itong wire na ito, ito yung patungo sa battery. Yan yung battery. So lagyan natin, dagdagan natin ng battery. Same lang yung nung unang video ko. So ito yun. Hindi naman siguro ito lubat. Yan. Bluetooth mode. Yan. May IPM kasi ito eh. Katulad din ito nung ano. Nung binuksan ko na si Ron. Saan kaya dito yung mode niya? FM mode. Yan. May wire ito eh. Ito yung wire niya sa antenna eh. Ito. Ito yung wire niya sa antenna. Pag linabas mo ito, hahagap ito ng signal. Yan. Yan, itong wire niya. Yan. Pag linabas yan, ganyan, hahagap ito ng signal. So. Yan. Lagyan natin ito ng ano, battery. Katulad nung isa, nilagyan ko ng battery yung matagal na yun, malubat, ginagamit na. So ito, iba itong bluetooth na speaker na to, pero same lang sila nung una. Yan yung charger nya, dito yun eh. Yan yung charger port. Yan yung charger port nya. Yan. Yan. Yan yung charger port. Hindi naman nasira. Ito maganda kasi dalawa lang eh.
Negative at positive lang yung ano, wala nang ano sa gitna. So power lang talagang kailangan niya ng ano port, hindi na wala na yung tatlo sa gitna. So dalawa na lang, negative at saka positive lang yung nakatap sa board. So ito maganda ito, dalawa lang. So hindi ito nasira, lagyan lang natin to ng battery. Dagdagdagan. So same pa rin, magano tayo, magsusulda tayo. Yan. May battery at may battery diyan. So titestirin muna natin isa-isa kung naka-charge ba ito, kasi matagal na ito hindi ko ginagamit eh. Ito may charger diyan. Ah, may ano yan. May ano dito. Multimeter. So ito full charge. Ito. Yan, full charge. Yan. So okay ang mga battery. 18650 to lahat. So okay. Yan, okay yan. Okay din. Okay din. So yan, okay yan, 18650 to lahat. So okay. Susulda natin to para rin lahat. At saka sa Bluetooth speaker, dagdag ng battery. So sulda natin to. So same pa rin para rin. Yan. Lagyan lang natin ng ano, kasi anuhin natin yan ng ano, may distansya talaga yan. Hindi natin idikit. Yan. Di distansya talaga ito. Yan dyan. Didistansyahan natin. Ayan. Ayan. Basta't magdang didistansya lang. Para kung mainit, makapasok yung hangin. May holder talaga ng battery. Kaso wala tayo. Hindi talaga didikit, makapasok pa yung hangin. Para kung yung battery umiinit. Para yung battery umiinit, makalabas yung may mga ano, ventilation sa gilid. Makalabas yung init. Yeah, sundahin natin 'to. Para naman maghiwalay talaga ito, gagamit tayo ng ano, ng wire na yan. Gagamit tayo ng wire na solid para hindi yan talaga damit. So ito. Ah, ito aabot ito. Yan. Gagamit tayo nito para siguro maghiwalay talaga yan pag ito ginagamit natin. Yan. Yan. So parallel connection lang. Ganyan. Hanap tayo ng ano, soldering paste, kasi yung soldering paste kasi madali lang dumikit sa ano, sa metal. Kung walang soldering paste, kiskisan pa natin yan para dumikit. Ngayon, may soldering paste dito. Ito. Yan. So, lagyan natin ng soldering paste. Ito. Kahit konti lang. Diyan. Kasi wala na akong holder ng battery, yung ano. Kaya ito na lang. Yan, para dumikit yung ano, lid. Dumikit agad. Kiskisan ko muna tong ano, tip ng soldering ngayon kasi ano, corroded na yung item. Yan. Yan. Yan, didikit yan. Yan. Madali lang yan dumikit kasi may ano. Yan.
Yun. Dapat sa gitna. Yan. Yan. Tapos ito. I-ano muna natin to, i-straight. Tapos i-ano nang ano, sandpaper para mawala yung ano corroded ng ano wire na solid. Para kumulay ng ano, kita yung kulay ng brass bronze. So okay na po. Yan, dyan. Yan. Preparasyon natin na hindi talaga siya gumikit. So yan, tamang-tama. So dito, susuldahin natin dito. Lagyan natin ng lid. So mainit talaga ito pag hinawakan. Yan. Pero saglit lang naman, yan. Madali lang makaano yung lid. Oops. Mainit. Yan. Hawakan ko na lang, saglit lang naman. Yan. Yan. Dali lang kasi mainit eh. Aray, yan, dito. Yan, dumikit agad. Tapos, hihiwalayan natin. Yan, hindi magkadikit. So, dito siya. Yan. Yan. So, yan. Humihiwalay. So, mainit eh. Bantay tayo na. Mainit. Yan ito. Dalian lang natin kasi mainit. Yan. Kakatihan natin ng lid yung ano. So, galing yung tip. Yan. Basta't magkukunik na, okay na. Yan, connect. Yan, may space na maliit. So, ito. Diyan. Yan. Yan. Humiwalay. Tapos, itong isa, humiwalay din. Yan. Naghihiwalay na yan para kung mainit yung battery, hindi naman ano, may labas na ng hangin. So yan. Tapos, paralel eh, sa kabila din. Sa kabila din, hihiwalayan din natin. Lagyan natin ng ano din ito. Para madali lang dumikit sa metal yung ano, lid. Kahit maliit lang, okay na. Yan. Wala kasi tayong holder eh. Pag nag-order ako, nakumatagal pa. Kaya pwede naman ito. Ayan, lumikit na yan. Kasi itong yung mga battery na in-order ko ito sa Shopee, mga ano na to, si Kanan. Makikita niya yung battery na may ano, na may apat na dot. Si Kanan yan kasi ginagamit na yan ng ano,
sinul ano na yan. Parang ginagamit na siya tapos tinanggal tapos bininta. Ito mga second news na ito eh. Nabili ko lang ito sa Shopee, 15 pesos ang isa. So katulad din, lagyan din natin ito ng ano. Ito solid, ito nakihiwalay eh. So, ano? Anuhan din natin ito ng ano, liha, yung ano, sandpaper para madali dumikit yung ano, bronze sa lid. So ayan, parari lang yan. Parari lang kasi ano, hindi tayo nagsisiris dyan kasi lalaki talaga rin tayo. Tapos 5 volts lang yung required sa board. Masusunod yung board. May mga bluetooth naman naman, ano, may 12 volts, 12 to 24 volts. So pwede kayo mag-ano sa gitna, nasa 15, 18, pwede. Kasi yung ano lang niya, yung limit na voltahe niya, nasa 24 volts, may mga bluetooth na ganun. 8 to 24 volts. Kapag yung voltahe niya nasa gitna, 12, 14, 16, pwede. Basta hindi lalagpas lang, 24 volts. Susunog talaga yun pag naabot ang 25, 30, yan. Susunog talaga yung volt. Eh ito, 5 volts lang required, so parali lang tayo. So yan. Yan. Madali lang yan, ano, dumikit kasi. Yan. Yan. Maglustik excuse me, maglustik tayo sa ano, sa loob ng para madumikit itong apat na battery sa plastic ng ano, bluetooth speaker. Hindi na tayo magbubukas ng box kasi pwede yan eh, hindi nakadistansya, dapat didistansya siya yan. Yan, kahit kunti lang basta dumistansya yan. So hindi na ito gumagalaw kasi solid yung ano eh. Yan. Ito hindi, parang hindi dumikit. May maganda dito eh, yung tinatacker na lang gamit ng mga ano, malalaki ang pirahin ano. Kasi wala tayo diyan, pwede naman super cups gagamitin natin, itatacker natin tapos yung ano, parang plates na ano. Ito humihiwalay. Yan, humihiwalay yan. Yan, may distansya talaga para pag umiinit. Hindi ma... Ngayon, tatanggalin natin itong tape. At maglalagay tayo ng wire dito para connection. Para sa ano na, para patungo, para rin sa battery. Doon sa ano, sa single bat ng ano, Bluetooth speaker. Dagdag lang natin para rin. Yan. So yan, nahiwalay. Kasi may holder talaga eh, para hindi nabikit yung battery. Dito hanap tayo ng wire para makakonnect na tayo sa... Ito na yun. Yan. Lahat dito puro negative. At saka sa kabila, dito puro positive. Yan, para rin lang lahat 18650. Yan. Talaga didistansyahan niyo lang talaga kasi para makaano yung init, makasingaw. Kung may init nitong battery.
Yan. Lahat yan negative. At sa kabila, positive. Yan. Nilagyan ko na ng wire para makukunik na tayo dun sa Bluetooth speaker. So, ito, may capacitor. Yan. Na 50 volts. Ito. Itong capacitor na to, 50 volts siya, tapos may 470 microfarads. Mas mabuti kung meron kayong 1000 microfarads kasi mataas ang capacitance niya. Mas mabuti kung meron kayo niyan. Ito 50 volts, kahit 50 volts siya, hindi naman 50 volts talaga yung papasok niya dito eh. 5 volts lang. So para hindi na mag, para naman mag smooth lang siya, hindi siya madali ma-discharge. Hindi naman siya madali maano, lagyan talaga ng capacitor para mas smooth lang yung ano niya, current na papasok. Charge at saka discharge. So ito, kung meron kayong 1000 microfarads, mas mabuti kasi malaki yung capacitance niya. Ito nasa 470 lang. So itong 50 volts, okay lang. Kahit meron kayong 16 volts or 10 volts kasi hindi na malalagpas ng 10 volts yung ano eh, charger ng ano, cellphone. Nasa 5 volts lang yan. Kahit malaki voltahe, hindi naman aabot ng 50 volts yung ano, charger. 5 volts lang yan. So, pwede nyo ilagay 10 volts or 16 volts. Huwag kayo maglalagay ng ano. Wala naman sigurong voltahe na 5 volts ng capacitor. Wala. 10. 10 lang yata, pinakababa. So, kahit malaki voltahe, matatakot kayo kahit malaki voltahe, hindi naman papasukan ito ng malaki na voltahe kasi yung charger niya 5 volts lang. 5 volts lang talaga. Last storage ito ng 5 volts, tapos lalabas din niya, discharge niya 5 volts patungo dito. So, smooth, nag-smooth lang ito eh. Para mag-smooth lang yung daloy ng ano, capacitance niya. So, para mag-smooth lang, lagyan ng capacitor. Hindi madali ma-discharge. At nag-smooth lang para mag-charge. So, ayan. So, i-connect na natin to. Puro lahat negative. Tsaka negative din sa capacitor. Ayan. Negative side dito. Itong orange na wire. Tapos negative din dito sa battery. Itong yellow, positive to lahat dito. Positive. Positive din siya sa ano. Positive siya dito. Lahat ng battery positive siya kasi para rin. Positive din siya sa capacitor. Yan. Positive. Yung yellow. Yung kabila, negative. Negative din siya sa battery lahat. So, para rin. Tapos, connect natin doon sa ano. Sa Bluetooth speaker, parallel din. So, connect na natin. So, yan, dito. Ito yung ano niya. So, ito yung battery niya. Ito yung wire na battery. Itong isa. Ito patungo sa ano, sa speaker. Yan. Speaker to. Ito, ito yung sa ano, battery. Kasi yan dyan yung battery niya. Yan. Isa lang. Ngayon, lagyan natin ito ng ano, lagay muna natin dito. Diyan. Lagay muna natin diyan, tapos glue stick. Lagyan natin ng glue stick, tapos dumikit lang. Okay na. Para hindi na ano, matanggal. Diyan. Lagay natin dyan, tapos i-connect natin to. I-connect natin to dito sa battery parallel. Negative, negative, positive, positive, yan. So, yan. Glue stickan muna natin dyan. Lagyan muna natin ng glue stick para dumikit. So, gamit lang tayo ng anong soldering iron para mag-glue stick dyan.
So ito hindi na natin tulagyan ng tape kasi ano eh, ito hindi na natin tulagyan ng tape kasi wala namang circuit board na katabi dyan. So yan, wala namang ano dyan, magdidikit na ano, magsushort plastic lang puro gilid niya. So ito, lagyan natin ng glue stick. Tutunawin natin ng glue stick dito. Ayan. Hindi naman mahirap. Hindi na tayo magbubukas ng box kasi ano, matagal na magbukas-bukas. So ito na lang. Hindi naman mahirap. Komportable naman sa pag ano, paglalagay ng additional na battery. So yan, para hindi lang dumikit lang siya yung battery, hindi na ano matanggal, maalog-alog. Para pag nalagay ito sa mesa tapos nahulog yung battery niya, hindi maano. Yan, dami na yung glue stick na yan. 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 Tutunawin natin yan para dumikit sa plastic. Yan. Tapos ikabit natin to. Yan. Yan. Kabit na. So yan. So yan. Once nakadikit na yan, yan, di na yan ano, matatanggal. Yan, dyan. Yan. Tumikit ng glue stick. Para lalong dumikit, lagyan na natin na ano, sa gilid. Yan, lagyan pa natin sa gilid. So, kukonek natin to tapos patugtugin. Yan. Tutunawin lang yan ng glue stick. Yan. Tapos nagdidikit sa battery, tapos ano, nagdidikit sa plastic. Yan. Hindi na yan maano. Yan. Kabila. Lagyan din natin sa kabila. Mura lang kasi itong glue stick eh. Nasa 5 pesos lang. Yan, tutunawin dyan. Eh. Ah, init. Yan. Yan, tutunaw siya dyan. Ayan. Diyan yung glue stick nakadikit sa ano, battery. Sa kabila nakadikit din. So hindi na yan mahalog. Tapos meron pa sa gitna, marami yung nilagay ko. So ito, para rin yan. Ngayon titistira natin. So ito yung ano, dagdag na battery. Yan. Ito yung dagdag na battery, yung negative, yung itong orange. Yan, may negative dyan na sign.
So, tis-tistira natin to. Select natin sa 20 volts. Yan, negative, tsaka positive. So, nasa, yung dagdag na battery, nasa 3.9 volts. So, malapit na siya mga full charge. Nagyan natin sa 200 volts para eksakto yung ano niya, point something. Yan. Negative, positive. So, nasa 4.1 volts. Malapit siya mga full charge. Kasi full charge na itong 18650 nasa 4.2. Yan. So, ito yung pangdagdag. Ngayon, ito yung ano niya. Yung sa main niya na battery, yung sa built-in, yung isa lang. Ito gawin natin. Hindi natin ito ikakat. Mag-ano lang tayo dito. Magre-reach ng bronze yung connection niya para masolda natin. Napakadali lang ito gawin. Huwag kayo matakot dito. Basta wag lang kayo magkamali na ano, baliktad-baliktad kasi sasabog talaga itong capacitor pag baliktad. So maganda yung wire niya, copper. Hindi bronze kasi itong copper. Ano ito eh. Nag-ano ang copper na wire eh, nag-accurate talaga ito ng resistance. Madali ito maano. Madali ang contact nitong resistance ng copper na wire. Flow of electron. Pero yung ano talaga, yung pinaka flow of electron, yung gold. Yung ano, kaya yung mga circuit board yan, na may gold yan eh. Para dahil madali yung ma-access yung ano. Yung flow of electron na yung resistance niya. Flow of current yan. Yung talagang may mga circuit na mga board yung mga computer. Hindi natin ito puputulin kasi malaki na ano. I-jam lang natin ito para rilo tsaka. So ito, umitim na naman yung soldering iron kasi ginagamit sa ano. Umiitim na naman yung soldering tip kasi ginagamit sa glue stick. Okay lang. Kiskisan nyo lang tapos may ano, makita nyo yung lead. Yan, na-reach na yan. Walang problema kasi makapal itong kani, soldering tip. Kahit araw-araw kikiskisan, walang problema. So dito, wag kayo talaga magkamali dito ng pag ano, polarity na talaga ito. Huwag kayo magkamali na ano, positive talaga. Negative talaga kasi parallel eh. Huwag kayo mabaliktad kasi ano, may mangyayari talaga. Masusunog talaga, may masusunog. May umuusok talaga. Yan. So ito, negative. Siguraduhin nyo na ano, tama. So itong negative, ito nakakonek ito sa ano, sa negative din sa battery. So para siguro titistira natin itong dalawa. Ito yung sa built-in na battery sa Bluetooth speaker. Yan. So positive at saka negative. So tama. Kasi tama ang ano ng tester. Yan. So tama, nasa negative siya itong black at saka yung red nasa positive. Tama kasi pag nabaliktad,
may sign niya ng ang tester, may sign sa negative na nabaliktad siya, may sign na baliktad yung probe. Yan. Yan, yan ang negative, baliktad yan. Yan. So para maging tama, ito yung negative black to black sa probe, test probe at saka positive red. Yan, tama yan. Kasi baka nagkamali ang paglagay nito. Ito yung negative at saka ito yung positive, tapos lagay tayo diyan diretso kasi yung ano niya nasa red, tapos baliktad pala pag ano dito sa wire yung sa factory niya. Sunog, may masusunog. Kaya may talaga, may tester talaga para safe. Kasi hindi natin alam eh. Hindi natin nakikita yung battery post niya at saka negative post. Wire lang nakikita natin. So ito alam natin, ito yung red, ito yung positive. So ito yung black, ito yung negative. Tapos baliktad pala. Kaya buti may tis-tisteran talaga. Yan, hindi yan baliktad. Pag nagbaliktad, yung multimeter digital, may sign yan eh, negative. Yan. Nagsasign yan dito eh. Yan, negative. So tama. Tama ang pagkalagay ng wire. Negative at saka positive. Yan. Kasi hindi natin alam eh. Baka tama ang kanilang paglagay. Hindi naman nasusunog dyan. Tama. Yung wire na baliktad. Tapos lagay tayo dito. So, lagay tayo na yun know, dito. So, hindi nagtitester. Problema talaga. Kahit ano yan. May ano din yan. Yung kahit tao lang dumagawa eh. May ano talaga. Hindi perfecto. Kaya ito, tinistiran, sigurado, negative siya nasa black. So, okay. Tama ang ano. So, yan, negative orange. Dapat talaga maano, may tester kayo pag gumagawa-gawa kayo ng mga ano. Para ma-prove lang na ano, totoong positive, totoong negative. Hindi pwede wire lang yung binabasihan nyo kasi pag naka ano kayo, nagto-trouble kayo tapos yung technician walang ibang wire na ginagamit. Puro red. Tapos negative pala yung isa. Yan, pag wala kayong tester, mga problema. Alam nyo din yung anong continuity ng tester. Electronics kasi, marami kasing variety ng electronics eh. Yung mga nagre-rewind ng transformer, speaker, naga-symbol ng kahit ano, dami. Yung iba kasing technician, video lang yung ano, TV lang yung ano nila, hindi sila sa sounds. Ako, sa sounds talaga ako, hindi ako sa TV kasi natatakot ako sa TV mag-ano eh. So ayan, nakadikit. Yan. Natatakot ako sa TV mag-discharge yung mga lumang TV, yung mga CRT. Natatakot ako mag-discharge ng ano kasi parang malaki talaga kuryente ng supply back. Kailangan yan mag-i-discharge talaga bago ka makaano sa board. Malalaking capacitor diyan, 400 volts. Pag hindi mo yan na-discharge, yung mga nasa board na si board na sa TV, yung mga kapasitor na 400 volts, hindi mo yan na-discharge, hindi mo alam yan kung paano may discharge. Yari ka talaga dyan.
Yan. So dikit dahat paralel. Yan, yan. Yan. Titistira natin. Subaliktad. Positive ito. Negative. So nasa ano, 4.1. Malapit ma-full charge. Yan. 4.1 volts. Okay na to. Ayan, babalik natin. Ay, titipan pa daw natin to. Lagyan natin ng ano, electrical tape. So, itong electrical tape na ito, na itong 3M, maganda itong klase na tape. Dikit talaga ito. Itong 3M. Titipan natin to para hindi mo dumikit sa board. Kasi hindi natin alam eh. Lalo na nakatugtog. Tapos hindi natin namalayan. Dumikit na pala. Yan, maraming mga pin dito eh. Yan, yan, yan. Yan, mga pin yan. May mga positive yan. Tapos nadikit. May mga negative tapos nadikit dito sa capacitor. Yan. So, yan. Okay na yan. Yan, babalik natin. So, yan. Yung apat na battery. Yan, glue stick na yan dyan. Glue stick na sa kabila. Yan, glue stick na dito. Yan. Hindi na yan matatanggal. Tapos ito yung battery yan, yung isa, yung built-in na battery sa Bluetooth speaker, isa lang. So tinistira natin, nasa 4.1 o 4.4 something, 4 volts. So naka-charge siya, dinala dito sa akin. Sinabi niya, lagyan daw ng battery, marami. So iwan ko, bakit sinabi niya sa akin yun? Kakilala ko lang yun. Baka nakita niya yung video ko. Tapos nagpapalagay din siya ng battery. So ayan, okay na ito. Ayan. So babalik natin. Ayan, dyan. Ito may antena eh. Hindi ito nakalabas kaya dyan lang yan sa loob. Hindi siguro ginagamit ng may-ari ng ano, itim. Hindi siguro siya nag gumagamit ng FM. Bluetooth lang siguro. Tapos nagkakanta-kanta. So yun, napakadali lang. Parallel lang lahat. Mabuti na kasi yung lagyan ng capacitor eh, kasi para smooth yung discharge at saka smooth yung charge. Yun lang yung ano sa capacitor kasi ito talagang nasa loob ng ano, circuit board. May ano yan, pag napu-full charge, hindi na yan magbibigay ng charge sa battery kasi full na siya. May ano siya eh. May charger controller yan sa maliit na IC sa loob ng ano, sa PAM. Kaya hindi na kailangan ng ano, hindi na kailangan ng maglagay pa tayo ng charger module dyan, controller. Kasi sa board na mga Bluetooth, galawalad nito, may mga charger controller na yan na maliliit na IC. Once na napuno yung battery, ayaw na niya magbibigay ng charge yung board. So, napaka-safe sa battery. Tapos, ginawa natin parallel lang. So, yung parallel lang kasi yung voltahe niya constant lang, steady. Yung tataas yung amperahe niya. So okay, matagal na lubat ito. K
Kahit saan niya to dalhin, ano, mag-picnic kayo. May sul may solar na ngayon eh, may solar ng 5 volts. Dikit niyo lang yung 5 volts na solar sa ano dito sa Bluetooth speaker sa ibabaw kahit saan basta na ararawan. Nagcha-charge yung 5 volt tapos lagay niyo dito sa ano port charging box. Yan. Wala nang gamit-gamit ng cellphone charger. Hindi ito masusunog eh kasi ano eh. Hindi yan masusunog kasi nagparari lang tayo. Bluetooth mode. Yan. Parari lang lahat eh. Amperahe lang niya tumataas. Yan. Pag mataas amperahe matagal malubat. Kasi yung boltahe lang tagal talaga yung nasusunugan ng mga board yung mataas na boltahe. Boltahe lang kasi yung masusunog yung board pag mataas, hindi amperahe. Kahit anong amperahe yan, gagana yan. Basta yung boltahe, 5 volts lang. So ayan. If in FM mode. Isang pare. Unang kila. Nakuha kayong tabang ako ma. Line A mode. Bluetooth mode. FM mode. Ang masayin ka. Ang test ko yung iba kapsa na. Sa buko-buko adlaw sa dili pa kumukaon. Salamat sa koy. Yan charge natin. Charger dito. Yan. So charge natin. Yan. Yan, may sign sa battery niya. Ito, mas mabuti pa yun. May sign sa battery. Yung zero na ano, yung unang video ko na ano, Bluetooth speaker. Umiilaw lang siya, wala siyang sign sa battery na napupuno. So, matitingin natin pag na full charge siya, yung bakante niya, ano talaga, mapupul. May bakante pa na isang guhit na hindi pa napupuno. Sa ibabaw yan. Pag napupuno yan, hindi na yan babakanti. So, okay na ito mga boss. Nilagyan na ng battery para matagal lang malubat. Para rin lang lahat. Same voltage lang. Pareha lang voltahe lalabas. Pag paralel, yung tataas na, yung amps, yung milliamps, yung amperahe niya yung tataas. So, matagal siya malubat. Lagyan na lang ng capacitor para mag-smooth siya discharge at saka smooth din ang pag-charge. So, ayan lang. Isa lang kasi battery nito eh. Original kasi matagal na lubat kahit isa lang. Ngayon, inagdaga natin. Matagal na talaga malubat. So, yan. Okay na ito. Napakadali lang. Puro parali lang lahat. So, ayan. Okay na yan. Natok na. Man. Sira kasi itong ano eh. Charging. Yan. Sira kasi ito eh. Di kalaunan, masisira din ito. Babalik yung may-ari. Tapos ipapaano sa akin pagka ipagagawa, ipapayos. May technique ako dyan. Napakadali lang yan. So, ayan. Okay na yan.